Alright guys, so I have a question for you. Gusto mo bang kumita ng 5,000 to 20,000 per day sa online? Kung ang sagot mo ay oo, well, panoorin mo yung video na to at ipapakita ko sa iyo yung paraan wherein kikita ka ng 5,000 to 20,000 per day. Ito po ay 100% legit at ito po ay pwedeng-pwede po sa iyo. Alright, so panoorin mo yung video na to until the end at ituturo ko nga sa'yo kung paano kayo kumita ng 5,000 to 20,000 or more per day. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. At channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bagong upload na video. Ma-appreciate ko rin ng marami guys kung hit mo na po yung like, i-share mo to sa lahat ng kilala mo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. Alright, so huwag na nating patagalin guys. Let's go! So guys, before tayo mag-start, ano ba yung matututunan mo inside this video? Ito nga, potential na pwede po kayong kumita ng 5,000 to 20,000 per day. Alright, so guys, meron akong testimony yan mismo. Ako makikita nyo mamaya yung account ko. Ito po ay full guide, plus ibibigay ko na po yung aking strategy. And ito na ay free tutorial, so instead na maniningil ako, so I will give it for free. And how to do it, step by step. And you can use your own phone, or gamit lang po kayo ng phone nyo, or pwede po yung laptop, as long as meron pong internet connection. And of course, no age limit. Okay, so wala po tayong age limit dito sa strategy na matututunan nyo sa video na to. Alright? Okay guys, so familiar na siguro kayo about trading. Okay, so ang ginagamit ko na platform for my trading is walang iba guys kundi yung Binance. So if you want to create, or if you don't know how to create Binance account, meron po akong mga videos, hanapin nyo po by Pinoy Influencer. Right now guys, gustong i-share ulit. Okay, so sa kung paano kayo kumita rin. So existing na meron akong balance na $14,402. So at it's around 700,000 na po yung aking isang account sa Binance. So trinitrade ko to. Okay, nagtitrade ako dito sa aking account na to. Okay, so baka sabihin mo screenshot, ay hindi ko yan screenshot guys. Okay, so ibig sabihin guys, yung napapanood nyo ay kumikita mismo. Kasi yung iba, hindi totoo yan. Purong hindi totoo. Guys, ako mismo ay kumikita. So, I have credibility para turuan ka. Okay? So, kaya dapat makinig ka at panoorin mo yung video hanggang matapos. Okay? So, ang first thing na gagawin mo para kumita po kayo is mag-create po kayo ng account sa Binance. It's easy, guys, to create an account sa Binance. All you have to do is click mo yung link dyan sa description. Just simply click the link. And then, pwede na po kayo mag-create ng account. Para makapag-create po tayo ng account sa Binance, all you have to do is provide your email na active, your password, and check mo yung email na yon, okay na. Okay? What if wala akong ID? Don't worry, pwede na po kayo mag-trade, pwede na kayo mag-cash in, pwede na kayo mag-cash out kahit wala pa po kayong ID. Okay? Tatandaan natin, kahit wala pa kayong ID, pwede na po kayo mag-cash in. Gagamit lang po kayo ng coins.ph. Kasi yung sinasabi lagi sa akin nung nagtatanong wala pa akong ID. Okay lang. Ngayon, mas maganda kung may ID ka para mas marami po yung may transact mo. Which is 100 BTC. So, mga 200 million per day kapag meron kang ID. Kung wala kang ID, okay, so siguro mga 1 to 2 million pwede nyo pong i-trade per day. Kaya kahit wala kang ID, okay lang siya. Pero kung gagamitin mo yung P2P, or peer-to-peer na transaction, yon kailangan mo ng ID. Okay? So, ngayon, kapag meron na po kayong account, so, assuming meron na kayong account, the first thing na gagawin mo is to fund your account. Kailangan mong pondohan yung Binance account nyo. So, dito, pwede bang kumita ng walang pera? Okay? Sasagutin kita, hindi pwede. Okay? Kasi may mga nagko-comment na pwede ba daw siyang kumita kapag wala siyang pera. Hindi po pwede. Kasi ano yung ititrade natin dito sa trading platform kung wala po tayong pera? Dapat merong pera. So, magkano po yung pwede nating umpisahan? You can start as low as 500 pesos. Okay? You can start as low as 500 pesos. Pwede na kayo mag-trade. But,
Eh, ito naman yung bot. Kasi baka sabihin mo sa akin, nag-cash in ka ng 500 pesos and tomorrow gusto mo ganito yung kit. Gusto po yung balance nyo, gusto nyo na yung ganyan. Kasi may mga ganun sa akin. Sabi nila, sabi mo kikita ako. Nag-cash in ako ng 500. Wala naman akong kita na ganyan. So, be patient, pag-aralan nyo po muna siya. Okay? So, be patient at pag-aralan nyo. Ngayon, itutor ko kayo. Okay? Itutor ko muna kayo sa Binance. So, let's say, assuming, meron na po kayong balance. Halimbawa, meron na kayong balance. So, pupunta tayo ngayon dito sa fiat and spot. Okay, basic lang guys. Yung pinakamadaling gawin nyo dito is mag-spot trading. Yan po yung pinaka-basic. Huwag po kayo munang pumunta sa mga futures, margin trading. Dito po muna tayo sa spot. Alright? So, ngayon dito sa spot ay kailangan lang po muna natin ng... Okay? So, pili muna tayo. So, tuturo ko kayo, tuturo sa Bitcoin muna yung pad natin. So, gagamitin muna natin si Bitcoin para i-trade. Ano bang ibig sabihin ng trade pala? So, basic, since ito ay basic, tuturuan ko nga kayo. So, pag sinabing trade, ito po ay pagbili at pagbenta. Bumibili tayo at ibinebenta natin. So, ano yung concept ng trading? Ang concept po ng trading is you buy low and you sell high. So, meaning ganito. Alright? So, let's say, si Bitcoin, nung bumili ka ng 500 pesos ay 44,397 at today, yung 500 pesos mo ibinenta mo, okay, at 48,985, nag-gain ka. Alright? Yung difference niyan, yan po yung gain mo. So, kung magkano yung percent, so 7%, halimbawa ng 500 pesos, meron po kayong kitang 35. Okay? So, parang ganon. So, meron kayong kitang 35. Kaya, hindi ka kikita ng mas malaki sa fund mo. Okay? Tatandaan mo, hindi ka kikita agad ng mas malaki kesa sa pondo mo. Not unless, merong lumipad. Okay? So, pero hindi, huwag kayong mag-expect kung mababa. Mas mataas po yung fund nyo, mas malaki rin po yung kikitain nyo kasi by percentage. So, ngayon, let's say, nandito na tayo at meron ka ng fund. Okay? So, gusto ko lang ipakita muna sa inyo. So, pwede po tayo mag-trade gamit po yung spot. Ito po yung basic trading. Yung pagbili at pagbenta. So, yung nakikita nyo ngayon, ito ay chart. Okay? So, bibigyan ko kayo ng kwan. Kabatiran lahat dyan. So, ito po yung nakikita nyo ay tawag dyan ay chart. So, nandito yung mga prices. Okay? Nandito po yung tinatawag nilang pair BTC versus USDT. Pag sinabing USDT, ito po ay... hindi siya nag-fluctuate. Kumbaga, stable coin. Pag sinabing USD, US dollar, at yung T, tether. Okay? So, pareho lang sila. USD, tether, ang tawag dyan. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng fund. And then, from that, pwede po kayong bumili if you have one fund. Okay? So, kalimbawa, meron na kayong pondo, pwede na po kayong bumili. Okay, guys? So, ito, ipapakita ko sa inyo. Dito, merong tinatawag nilang spot, merong cross, and isolated. So, nakalagay po dito ay limit. Ibig sabihin, pwede nyo pong i-dictate or pwede nyo pong ilagay kung ano yung price na gusto nyo. Let's say, okay, ang market price is ito. Halimbawa, ito yung market price, 48,047. Or ito. Dito sa limit, ay pwede nyo po itong ilagay kung magkano yung price na gusto nyo. Pwedeng mas lower, pwedeng mas higher. Compare sa market price. Pag higher or sa market price mismo, ay mabebenta agad or makakabili ka. Let's say, parang ako, okay, on my spot, sa USDT ko, meron ako 1,278 USDT. Alright? So, let's say, ibibili ko lahat yan ng Bitcoin. Halimbawa, okay, so, makakabili ako ng Bitcoin ng 0.026611 na Bitcoin. Alright? So, yan po yung ating... Ngayon, kapag okay na siya, kapag okay sa'yo, i-click mo itong buy BTC. Okay? And then, mapupunta siya dito sa order. Para ako, meron ang order ngayon dyan. Kapag napuno, makikita nyo yung field, ito po ay 100%. Makakabili na kayo ng Bitcoin. Alright? So, yun lang po yung ganun kasimple lang po dito. Okay? So, ngayon, yan. And, ngayon kung ibebenta mo naman, let's say nakabili ka ng Bitcoin, pwede nyo rin pong ibenta. So, dito mismo sa sell nyo ibebenta. So, kayo naman magsasabi kung anong price yung gusto nyo kasi nakalagay sa limit. Gusto mong mas higher, pwede rin. Then, ilalagay mo lang po siya dyan. And then, from that, pag sinell mo yung BTC,
magiging USDT na, magiging stablecoin na kapag nabenta mo yung Bitcoin mo. And from that, pwede na natin ilabas yung pera natin. So, sana ito ay hindi siya, kumbaga, para ipinapakita ko lang kung paano kumita. Kasi maraming tatanong, yung concept hindi nila nalala. Alam na nila yung proseso, kaya lang yung concept hindi nila alam. Kaya ito yung ipinapakita ko sa inyo ngayon. Alright? So, ganun lang kasimple. Okay? So, pero dapat tandaan nyo na you have to manage risk. Bakit? Dito guys, yung fund nyo pwede pong mawala. Or pwedeng kalahati maibawas. Merong 75% maibawas. Kasi bakit? Pag bumaba to ng mas mababa sa... pag bumaba to sa binili mo, bababa po yung value ng pera na ipinambili nyo. Okay? So, sana nakukuha nyo na. Okay? So, Bitcoin yung sample natin. Anyway, guys, gusto ko lang inform pala na yung Bitcoin naabot niya ulit yung all-time high. Yung pinakamataas na presyo ng isang Bitcoin. Na which is, sa dollar is 48,000. 48,985. Almost. So, kung i-compute mo yan sa peso, 2.3 million to 2.4 million isang Bitcoin. Okay? So, may mga strategy na ginagamit yung iba is nag-hold sila o naghawak lang sila at hindi nila ibinebenta. Nagbebenta lang nila after 1 year na kapag tumaas pa ulit, yun, kikita sila ng sobrang laki. Okay? Much better kesa sa bank. Alright? Anyway, guys, kung gusto mo naman na matutunan yung hindi mo na kailangan ng aabangan tong pagtaas at pagbaba. Okay? So, dito kasi talagang kailangan mong bantayan. Okay? Kung di ka pa marunong, lalong-lalo pag beginner ka, marami akong kilala na nauubos yung pera nila. Dito siya bumili sa mataas at nung hindi na tumaas, ibinebenta niya sa mababa. So, half yung kanilang fund. May mga 100,000, naging 50,000, 200,000, naging 100,000. Ngayon, guys, meron po akong webinar, which is recorded na yon. Recorded webinar. Yun nga lang, yun po ay premium. May bayad po yon. Sabi ko, para yung mga beginner na nalolost, matutulungan ko sila. Okay, meron akong webinar. Okay, kindly PM or kindly, ayan, i-click mo yung messenger dyan. Okay, meron akong messenger dyan. Or yung message, pwede nyo i-message sa akin messenger dyan. Okay, na interested po kayo sa webinar na recorded. May bayad po yun. Pero, tiyak naman ako kapag ginawa mo yun, kikita po kayo. So, papakita ko sa inyo yung fan ko. Okay, may mga pagkakataon guys na isang araw, 5,000 to 10,000 yung kita natin. Sa hindi mo na kailangang bantayan to. Okay, merong strategy na ako mismo ay na-discover ko, which is gusto kong i-share. Nga lang, naghahanap ako ng serious. So, para maging malaman ko na serious ka, ay, okay, meron pong bayad. So, email mo ako, ay, i-message mo ako sa messenger ko dyan, sa comment box, or nasa description, at inform mo ako na gusto mo rin kumita nun. Okay? So, nakikita nyo, nagbabago yan. Kasi yung value yung nagbabago. Okay? So, ang result ko sa strategy na yun is almost 400,000 yung kinita natin in just 1 month. Okay? Hindi ko na binantayan. Yung strategy ko lang yung ginamit ko. Okay? Pero, syempre, hindi ka kikita noon kapag wala rin fund. So, meron kang dapat fund. So, naglalaro siya ng almost 500 na ngayon yung kita natin ng, sa loob ng isang buwan sa strategy na yun. Now, if you are interested, feel free na i-click mo yung link or yung messenger ko dyan at inform mo sa akin na gusto mo rin yung premium dun sa Zoom webinar na recorded. May bayad po yun. Okay? Pero sabi ko nga, panalo po kayo kapag natutunan nyo yung strategy na meron ako. Okay? So, sana guys, natutunan nyo itong pwede nyo pagkakitaan ng 5,000 to 20,000 per day. Alright? So, pero dapat, meron po kayong account sa Binance. Para makapag-create kayo ng account, ilagay ko na rin pala yung dyan sa yung tutorial about Binance dyan sa description para panoorin nyo. Okay? So, yun lang. Ito lang yung aking ma-share for today. Sana nagustuhan nyo. Okay, at sana meron kayong konting nalaman dun sa mga charting na yan. And if you are interested for my recorded webinar, okay, meron akong tinuruan dun, which is gusto ko rin ngayon turuan, lalong-lalo yung mga seryoso na gustong kumita ng totoong pera. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer.
Thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye. With the